Sa palagay ko, nahuli na tayo ng dating. Ang pagsabog na ginawa ng kalaban ay merong kasamang lason. Nakaplano ito para mapatay si Makmak. Ang kapangyarihang itim na nagtataglay ng lason ng kamatayan. Hindi ko alam kung magkakaroon ba ng bisa ang gagawin ko. Pero ang tubig ay simbolo ng buhay. Naway gabayan ako ng ama. Naway gabayan ako ng mutsa ng dalampasigan. Ha! Walang nangyari kay Makmak ng mga oras na yon. Hindi siya nagkaroon ng malay. Nakaramdam ng pagkabigo si Asul. Habang si Aklas naman, nakakaramdam siya na merong kakaiba sa lugar. Hindi. Hindi mo sila papatayin. Aalis na tayo dito. Huwag kang makialam. May nagsasalita na naman sa utak ko. Ang kulit-kulit mo. Manahimik ka. Linte. Kung hindi ako nagkakamali, ito na si Barok, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Tama ang sinabi ni Aklas. Si Barok ang pinakamalakas sa lahat ng kalaban. Pero madaling manipulahin ang kanyang isipan, lalong-lalo na kapag ukluban ang gagawa. Wag mong ituloy! Wag mo silang patayin! Ang sabi ko, wag kang makialam! Ano bang ginagawa mo? Hindi ka dapat nananakit ng tao. Wala silang kasalanan! Manahimik ka!
itigil mo yan. Wala silang kasalanan. Mabubuting tao sila. Ay, papatayin ko sila. Lahat ng nakikita ko, dapat mamatay. Wala silang silbi. Hindi ka ganyan, Barok. Mabuting tao ka. Itigil mo yan. Paro-paro? Ang ganda! Paro-paro? Paro-paro! Nakakainis. Ang sabi ng lolo ko, kapag pumatol ka sa may sira ang ulo, masira ang ulo mo. Naku naman talaga, oo! Tignan mo nga naman, oo. Mabuti na lang naging ganyan. Dahil kung hindi, siguradong may kalalagyan kami. Kumusta? Anong nangyari? Hindi ko na pinatulan. May sira yung ulo nun eh. Ang kailangan nating mahanap, yung nagmamanipula sa isipan niya. Grabing parok to. Napakalakas. May sira kasi yung ulo eh. Ay nako. Nabugbog lang tayo eh. Kumusta siya? Kumusta ang lagay niya? Sa tingin ko gumana yung ginawa mo. Tumitibok na yung puso niya. Mabuti naman kung ganun. Pero Aklas, meron akong kailangang unahin. Malaking problema sa karagatan. May laso na kumakalat at siguradong hindi ito normal na trahedya. Andito na naman. Yan ang mata ng mga kalaban. Alam ko, Azul. Hayaan mo lang, dahil wala naman siyang magagawa. Mamamatay kayong lahat. Tandaan nyo yan.
Anong nangyari? Nasaan ako? At saka, bakit nandito kayo? Nalaso ng katawan mo dahil sa nangyaring pagsabog. Kamuntikan ka ng mamatay. Mabuti na lang at naagapan ni Azul. Magpahinga ka na muna. May kailangan lang akong tapusin. At saka natin bigyan ng pansin ang susunod na problema. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Mas maganda kung tutulungan natin siya. Hindi na. Kaya niya na yan. Walang problema yan kay Azul, total. Nasa tubig naman eh. Mas mabuti pa rin kapag meron siyang katulong. Bakit ba ayaw mo? Takot ka sa dagat, no? Sa totoo lang, oo eh. Nahihilo kasi ako. At saka hindi ako marunong lumangoy. Kaya dito na lang tayo. Ang laki-laki ng katawan mo tapos takot ka sa tubig. Kaya pala parang takot ka din kay Ate Azul eh. Sabi ko na nga ba, nung una pa lang tayong magkita, alam ko nang merong kakaiba sa'yo. Magtapat ka sa'kin. Bakit yung nilaso ng dagat? Nakakatuwa kayong tatlo. Sinusubukan yung labanan ng sistema. Kung gusto mo kong pigilan, kailangan mo kong patayin. Nais ko mang tumulong. Hindi ako makalapit dahil sa dumi ng dagat. Isa siyang berberoka. Mag-iingat ka sa kanya. Sa tingin mo ba talaga, uubra ang mga ginagawa mo? Baka nakakalimutan mong sa dagat ako nang galing. Naglabasan ang mga nakatagong berberoka. Kitang-kita ni Aklas at Makmak ang nagaganap mula sa pangpang. Nasa peligro ang buhay ni Azul. Tignan mo, Kuya Aklas. May dumadating pa na iba. Kailangan natin siyang tulungan. Sandali lang. May naisip akong paraan. Plano ng dalawa at nasunog ang mga berberoka. Kaso nga lang, habang patuloy na nakikipaglaban si Azul, merong dumating.
humanda ka, Makmak. Hindi biro ang paparating na kalaban.